my channel. Ito po ay part 2 nung video natin nung nakaraan, which is yung wedding business during COVID time. Ito naman po yung part 2 niya. Ginawa ko po ito, nag-research po akong mabuti para po matulungan ko yung aking kapwa, ang wedding coordinator. Kung naalala niyo po, nag-start yung COVID time natin, it's a month of March, mid ng March. Medyo naguluhan na po kami pagdating sa wedding business dahil halos lahat nag-stop, nagsara, hindi na po open ang church for the wedding, even hotels and restaurants, close na po sila. So, kami rin po syempre, ang nangyari po, close din po lahat ng mga wedding business. So, nagkaroon po ito ng kaunting problema. Actually, sa iba, ito ay big problem, which is nag-cause ng stress sa iba, anxiety, lalo na dun sa may-ari mismo ng wedding business. So, dito po ay nagkaroon ng mga negative thoughts or negative points on their part, which is iisa-isahin ko para magawa natin ang solusyon. Okay, ano yung unang-unang naging problema ng isang wedding business proprietor or coordinator? Okay, iisa-isahin ko po yung mga negative points na nangyari sa aming business. Ito po ay para maunawaan niyo po kung ano yung mga pinagdaanan namin ngayong COVID time. Hindi ko po ito sasabihin isa-isa para lalo pang manghina ang loob ng isang wedding coordinator or wedding business owner. Ito po ay negative points na ilalahad ko sa inyo para malaman ninyo paano niyo po siya magagawan ng paraan. Okay, ang isa po sa naging problema namin sa business, una, wala kaming kliyente. Dahil close lahat, wala kaming choice. So, no client. So, ibig sabihin, pag no client, wala pong perang papasok. Yun po yung katotohanan. So, sa iba po, syempre, lalo na kami, iba po nagbabayad ng mga pwesto, yung iba naman po ay nagbabayad ng tauhan, yung iba po ay nagbabayad ng maaring supplies na dumating pa dahil na-order ng advance. So, ito po yung mga naging isipin sa amin. So, magkaroon kami ng mga problema dahil iniisip namin paano kami makakabayad sa lahat ng yon. Ang iba rin po mga wedding business proprietor o nagmamay-ari ng isang wedding business, ang iba po sa kanila ay nagbabayad din po ng mga sasakyan. Ang iba naman po ay nagbabayad po ng pwesto. So, talagang marami pong isipin na kailangan bayaran. So, pangalawa, ang isa po sa naging problema pa namin ay yung mga client po ay nagre-refund dahil sa takot po nilang ano na mangyayari. Wala namang mangyayaring wedding o wedding na magaganap. So, paano naman yung pera na ibinayad sa amin o sa kausap nilang wedding coordinator? Ano yun? Nakahang lang. Parang ganun. So, some of them are refunding. Some of them are nahumulit. So, ibig sabihin, maraming questions, maraming tanong. Ang hirap din sagutin kasi wala rin kaming backup. Kumbaga, kung nagbayad kami sa isang restaurant, o kung ikaw ay may ka-tie-up na caterer, biniyaran mo na yan. So, sarado din sila. So, wala rin silang magawa. Wala rin kami magawa. On part na nakikipag-usap kami sa kliyente kasi sila yung kausap namin. Directly na kami yung kausap. And then, yung pangatlo, hindi po tayo na-approve na mag-open. Even though it's our third month, I guess. So, March, April, May, June, pa fourth month na tayo. So, kami po ay hindi pa po kasama sa mag-open na business or establishment. So, parang sa iba, parang paano matutuloy ang aming kasal? So, hopeless ang mga naka-reserve. And then, gusto na namin makasal. So, on that part, sila po ay nag-PPM, nagte-text, patuloy na nagme-message sa amin. Nakahang rin po yung sagot namin, wala po kami masabi sa kanila, kundi ang pwede lang po namin sabihin sa kanila, maghintay-hintay lang po tayo. Pero yung iba po ay hindi po ganun ka-patient. Medyo nagagalit po yung iba, naikinis. Pero wala po talaga kami magawa. And then, may mga nag-i-inquire naman po na bagong ikakasal pa lang, ang daming query. Usually 100 packs nga, to 200 pa kayo ini-inquire.
Maari sa kanila siguro paghahanda kung sakaling ma-lift na, pwede na silang pakasal or by December or birth time, pwede na silang pakasal. So, marami na silang mga katanungan. So, yun po ay dagdag pa rin po sa amin, sa iniisip namin. Dahil, what if the price on December is not the same as the price ngayon? So, mahirap po maglatag ng price. Although, pwede mo sabihin sa kanila, pwede po tumaas anytime. Pero sa totoo lang po, ang hirap ngayon timbangin mga ilang persenta ni tataas. Sa totoo lang po. Yun po yung, dahil wala ka rin pong tatanungan ngayon, they're close also. So, dito po, nagkakaroon ng anxiety on the part of the wedding coordinator and on the part of the client. So, pareho kayong may problema. At the same time, on our part, bukod sa namang problema kami, we don't have money because sarado po kami. So, ito po yung ating mga suggestions as wedding coordinator. Tulungan po natin ang isa't isa. Try nyo po, baka makatulong po itong mga sasabihin ko po sa inyo. Okay, dun po tayo sa part na since wala naman pong client, ay walang pera. Okay, so since June 1, nag-open ako ang local registry, diniscuss ko po ito sa first video ko nito, ng wedding business during COVID time. Diniscuss ko po ito, pwede na po tayo ang civil wedding. So baka po dito, unti-unti po, ay madagdagan po yung budget natin. Kumbaga, kikita na po tayo paunti-unti. Hindi nga lang po ganun kalaki, pero at least may papasok na po na income. Try nyo po, comment nyo po sa akin. Pwede nyo po ako i-text, i-PM. And then, number two po, nagre-refund ng mga client. Ganito po ang gagawin ng isang wedding coordinator kapag nagre-refund po ang client. Okay. As much as possible, dagdagan nyo po yung pasensya nyo, huwag po kayong magagalit, sagot lang po kayo sa tanong nila, i-assure nyo lang po sila na hindi nyo sila pababayaan, kahit ma-lift pa ito, talagang tutulungan nyo sila sa abot ng inyong makakaya. Doon naman po sa mga client na paulit-ulit pong nangungulit for refund, gaya po na sinabi ko kanina, dagdagan nyo pa rin po ang inyong pasensya. Sumagot po kayo ng tama, magpaliwanag po kayo ng tama para hindi naman po sila magalit at magkaroon po sila ng tiwala sa atin, sa trabaho natin. Okay, sa mga nagre-refund naman po, pwede naman po nating sabihin sa kanila na kung magre-refund sila, ay hindi ko po kasi alam paano po ang naging kontrata nyo. Kasi sa amin po, sa Cara Events, ang refund po sa amin ay it's not money. Non-refundable po kami kung pera, pero pwede po namin ibigay sa kanila serbisyo ng aming kumpanya na equivalent doon sa perang binayad nila. Paano po yun? Halimbawa, ito po ay sinadjust ko doon sa isang nag-PM sa akin sa FB. Nagbayad na sila ng 30,000 catering po ng, nag-down po yun ha, catering ng debut ng anak nila, which is ginawa nung supposedly, May 15, kaya lang po, ay lockdown time. So, ang sabi ko sa kanya, doon sa caterer na nag-PM sa akin, since bawal tayo mag-cater, tumbasan na lang yung 30,000 ng food trays. Anong ibig sabihin po nun? Gagawa po siya ng mga requested food and then i-deliver na lang po nila doon po sa tao. Magkakaroon naman po kasi ng debut yung anak niya, kaso talagang family lang po ang guest niya. O siguro nearest family or relative, ganyan. So, magagamit po yung pera, the 30,000 dinaw niya, para hindi naman po magalit yung kliyente. Naibigay niya rin po yung servisyo na kailangan ng kliyente. Actually, sa tingin ko po, nagkaayos naman po sila, hindi na po siya nag-PM sa akin. Sana po natuto rin po siya na makikipag-bargain ka sa client na ito yung kaya kong ibigay. Ito yung binayad mo, ito po yung kaya kong ibigay. Para wala pong maging problema. Okay. Tapos since hindi naman po tayo na-approve ng government na magbukas pa, dahil sila po mas nakakita na mas malaking o mas malawak na sitwasyon na kung mag-ipon-ipon tayo o dumami ang tao, ay maaaring lalakas na naman uli ang sakit na to. So, maghintay-intay lang po tayo. Anyway, sa pagkakaalam ko po, nanonood ako ng news, na-open na po ang mga delivery, at ngayon po ata mag-open na rin po ang mga dining, pero hindi pa po ganun kadami ang i-accommodate. Tsaka may mga restrictions pa po. Papunta na rin po siguro tayo doon sa mas bigger
bigger na guest or pax. Hintay-hintay lang po tayo talaga. About naman po dun sa isa pang problem namin na nag-i-inquire yung client, hindi kami makasagot ng right price or medyo alanganin kami sa price dahil talagang kailangan rin namin makausap yung establishment which is sarado pa nga. So, ano lang po, lagi nilang po sasabihin sa kanila, maaaring magbago ang price, depende po kasi sa month or depende po sa ilalabas din po ng establishment. It's either ng resto or ng hotel. Okay, I hope yung ating pong mga negative thoughts or negative points during the lockdown na experience natin, nasagot ko po ng unti-unti. Hindi, kung may comment kayo, may dadagdag kayo, may inputs kayo, pwede po, lagay niyo po rin sa comment natin sa baba. Para po makatulong sa iba, i-discuss ko rin po. Once na nag-comment po kayo, i-discuss ko po yung comment nyo. Malay niyo po, mas marami pa kayong magandang points o naranasan para maibigay po natin o may share sa iba. Okay. On the part of the wedding coordinator, let's talk. Gusto ko po magbigay lang ng konting points sa inyo. Paano po ba yung stress na naranasan natin ngayong COVID time? Baka gusto niyo pong medyo ma-relieve tayo doon. Makilala pa natin lalo yung sarili natin. Malagaan natin yung sarili natin. Sabi nga dito, let's take a break. So, gamitin na natin to as break. Pag sinabi natin break, pahinga. Samantalahin natin na nakapahinga yung katawan natin. Dahil alam naman natin, kapag trabaho, trabaho tayo. Halos walang pahinga, hindi tayo natutulog, puyat tayo, pagod na pagod tayo, travel from place to another place. Sunod-sunod yung kasal, halos everyday. So, ito na yung pinakapahinga natin. Let's take it as positive as it is na ito yung time na pwede na tayong magpahinga muna ng kaunti. Pangalawa, find time to unwind. Kung dati hindi ka nakakapanood ng mga gusto mong movies, TV program. So, ito na yung medyo okay na, pwede ka na. And then, you can have time to relax, to sleep. Kasi yan yung kulang sa atin, sa mga wedding coordinators. Sobrang pagod rin kasi natin. Hanap ka rin ng mga things na makakapagpasaya sa'yo. Pwede kang magbasa, diba? Manood ka ng mga favorite movies mo. Yan. So, time to unwind. And then 3, connect with others. Maganda rin ito na makakausap mo yung family mo, friends, mga old friends. Tapos yung mga co-wedding coordinator mo, you can have the conversation about mga weddings nyo, past weddings, pwedeng pag-usapan, on a lighter side. And then, self, or siguro kailangan dagdagan mo rin ang kaalaman mo, pansarili. You can watch tutorials online. Pwede kang manood, read books, read magazines. So, lahat ng mga hindi natin nagagawa before gawin natin na makakatulong para sa business natin at sa sarili natin. And then, kailangan din natin ng healthy body. We have to exercise, walk, eat vegetables and fruits. So, pwede po natin magawa ngayon yan kasi before hindi natin siya talaga nagagawa. Especially walking, di ba? Parang hindi na natin siya nagagawa for a long time. So, kailangan din natin mag-walk para sa healthy body natin. Okay. So, yan po yung mga stress reliever na pwede ko mai-advise sa inyo. That's 5 stress reliever na ngayon pong COVID time kailangan natin i-practice para hindi mo po tayo masyado mainip, mabawasan ng konti yung problema natin. Dahil sabi ko nga, no client, no money, pero kailangan pag-imani naman natin yung ating katawan at ang ating kaisipan. Okay, ngayon naman po, isasuggest ko naman po is about our business during COVID time. Ano po ba yung mga pwede natin gawin since wala pa naman tayong kliyente? Okay, number one, fix anything broken. Halimbawa po, usually we have chairs and tables for the guests. Pagka may mga client tayo, baka may konting sira, pwede natin siyang i-repair. So, ito na po yung time na may ayos natin sila lahat. Minsan yung katulad ng manikin namin, medyo na-broke yung kanyang paa, so inayos namin siya. Pininturahan din namin siya ng black, yung ilalim. So, nakakatuwa naman. Kasi ito na yung time na pwede ba na siyang gawin na medyo may oras. And then, meron din po kami mga gowns na ni-repair, like yung mga zipper nila, inayos namin. And then yung mga tablecloth na may problem na, like medyo iba na yung colors, so nilaban naman namin siya.
And then yung mga furnitures po, you can have it ano, you can have it white, no, na magiging mas makintab siya. And then yung mga cabinets namin, nagkaroon din po kami ng pag-aayos, mga files ganyan. Okay, and then number 2, bring brightness sa opisina nyo or sa shop ninyo. Paano yun? You can change siguro yung pintura, you can change the light. So, para maging mas maaliwalas pagdating ng mga kliyente nyo. Pagbukas nyo, napakaganda na ng shop ninyo. Yung iba nga, nakita ko sa net, nagpapalit sila ng mga wallpaper para mas maging mas maganda yung ambience pagdating ng mga kliyente nila. Pag kumaga, ito yung paghahanda na natin na malift na at maging maayos na ang lahat, darating na ang mga kliyente, dapat ready tayo. And then number 3, kailangan ipa-feel natin sa kanilang maginhawang feeling, which is be green. Anong ibig sabihin nito? Gawin natin kung gusto nyo mag-design ng plants, inside or indoor plants, maganda rin yan. Nakakaaliwala sa mata. Gusto mong palitan ng mga centerpiece nyo, mas maganda rin yun. And then, ang nakakatuwa nito, kung magkakasama pa rin kayo ng mga staff mo, nasa isang office kayo, sa bahay, at nandyan lang kayo, steady lang kayo dyan, you can eat healthy foods and vegetables para maging maayos sa mga pangatawa natin. Okay, ito ay nakakatuwa kasi isa rin to sa ginawa namin. Mula dun sa number 1, actually ginawa na namin siya. Itong number 4, ito marami kaming ginawa dito. Personalize your office. Kailangan nyo pong ayusin yung display ng suits nyo. Yan man ay pambabae yung panlalaki na suits. So, yung souvenir namin, naglinis kami, nilinis namin sila individually. And then, yung display nun, gandahan nyo po. Invitation display, kinumpleto ko siya sa board, which is the scrapbook. Sa scrapbook ko siya nilalagay para maganda yung presentation. And then, nagkaroon din po kami ng, alam niyo po yung mga files namin sa office, nagkaroon kami ng inventory. So, inalis namin yung mga unnecessary. And then, inayos po namin yung price for 2020. Up to 2021, inayos namin siya. And then, meron tayong mga storage room na, ito po yung susunod, yung storage room natin. Tingnan natin kung ano na pwedeng tanggalin na hindi na gagamitin. Nakakaabala na dun, masyado na siyang, nakakabalki na siya, pero hindi na siya ginagamit. Alisin natin, assess natin, alin ba dito yung mga 5 years, hindi mo na nagagalaw. So, hindi na siya useful, kumbaga. Without na natin, tanggalin na natin. Assess nyo muna, and then without nyo po. And then, inventory of goods. Kami ginawa na namin to inventory ng adult gowns, small gowns, flower gowns, mga suits na panlalaki. And then bridal gown, nagkaroon na po kami ng inventory. Ginawa din namin yan, itong COVID time din. And then, yung forms po, inayos ko din po ito. Alam ko po kayo, sa office nyo may form po kayo, which is katulad ng form ng contract, form po ng invitation list. Ako, I have form ng marriage license, marriage contract. Lahat po yun, inayos namin, sinort namin. Pinaganda namin yung mismong file niya. And then, tapos i-check nyo rin po kung sa mga forms po na yan, baka naman po meron na dyan yung kailangan ay Xerox, konti na lang. Isa po kung pwede nyong pagkaabalahan ngayong COVID time, ay kausapin nyo po yung mga ka-tie-up ninyo. And then talk about the next wedding po ninyo. Kailangan nyo rin po yung pag-usapan. And then yung mga dates. And then kung magkakaroon ng mga pagbabago, pag-usapan nyo rin po yon. Tapos kung gusto nyo po maghanap pa ng mga bagong ka-tie-ups nyo, like gusto nyo po may bago kayong photo booth, may bago kayong mga video photo, kasapin nyo na rin po sila. Yung mga inahay nyo po na pwede nyo po maging ka-tie-up in the future. Kasi alam nyo po kahit wedding coordinator tayo na meron po tayong lahat ng services na yon. Sometimes like birth time, talagang minsan kailangan po natin ng doble-dobling contact para po sila ay makausap ninyo at mag-service sa inyo. Bakit po? Kasi minsan po ang wedding ay sunod-sunod. Minsan sa isang araw, tatlo. Minsan sa isang araw, dalawa. So, kailangan din po natin talaga ng mga ka-tie-up. So, pwede na po silang kaisapin during COVID time. And then, ito pong COVID time, isa lang pong advice. Bukas na rin po yung mga salon ngayon, barbershop. Ayan. Yung sarili naman natin, kailangan natin pagandahin para pag dating ng mga kliyente, after the lift, ay magaganda po tayong harap sa mga kliyente. And of course, the last one is pray. So,
ito po yung napaka-importante. Kailangan po natin ito para maging masagana ang ating business. Lalo na ngayon na dumadanas tayo ng COVID sa ating bansa, actually sa buong mundo. So, ayan po. Sana po sa mga wedding coordinators, nakatulong po ako sa inyo. Kunin niyo po yung magagandang bagay na sinabi ko para sa ating lahat. Gusto naman po kasi natin magtagal naman ang ating negosyo. At the same time, magustuhan din po tayo ng mga kliyente natin. So, ilan lang po yan sa mga positive points para mawala po yung ating mga negative thoughts. Tsaka isa pa po, nasimulan na natin itong wedding business at mahalin natin yung trabaho natin. At sana maging maayos ang lahat at matagumpay. Okay, kung bago po kayo sa channel ko, please subscribe. Kailangan po namin ng more subscribers para mas lalo kaming ganahan at mag-isip ng iba't ibang video na makakatulong para sa lahat. Kung nagustuhan niyo po ito, thumbs up po kayo, like po kayo. And then please share po sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan ninyo para makatulong din po sa kanila. And hit the bell button kung mayroong gusto po kayong mga videos na ma-update kayo.